Bim. Bim, na, hindi mo pa yata na ano yung privacy settings. Oo, hindi mo pa yata yung...
Makasaysayang gabi po. Natawa ako, natawa ako. Ako po ang inyong paboritong Duterte historian Van Ibierna. Ako po ang inyong paboritong Yellow Tard historian Xiao Chua. At narito po tayo ngayon sa Dulow Tard History Live. Annyeonghaseyo. Maya Pabeni po. Grabe. Pa'y hindi ka maka-get over na. Mag-broadcast na tayo. Oo nga. Puro kalukuhan na naman ito eh. O, dali! O, sige. Magandang gabi po sa inyong lahat. Una sa lahat, bago tayo mag-formal na magsalita, pinapasalamatan natin yung tumulong sa atin dito. Yung Sociedad. DLSU, Sociedad de Historia. Palakpakan naman natin. Palakpakan naman natin. Si Bim Sagon ng Sociedad. Diyan magpapaliwanag sa inyo. Ano ba yung Sociedad de Historia? Bali, Sir Shao. Ako po yung kasaping ex officio ngayon sa nang sangguniang tagapagpaganap ng Sociedad de Historia. Bagamat nosebleed naman din sangguniang executive board. Bagamat hindi po namin naisaayos ang dokumento upang formal na maging aktibidad o proyekto ng Sociedad ang inyo pong programa ngayon, katuwang niyo pa rin po kami sa Teka lang. Ito maraming chicks dito ka manood, oh. Dito ka tumingin. Huwag yung si Xiao ang tinitingnan mo. Katuwang po ng nina Sir Xiao at nina Sir Van ang aming organisasyon sa pagpapasinayan itong programa nilang dalawa, ang The Low Tide. Yan. At salamat sa iyo. At Van, tandaan natin. Thank you, Bim. Thank you, Sir. Babaero yan si Bim. Disclaimer lang natin, ha? Disclaimer natin. Lahat po ng opinion na maririnig ninyo sa gabing ito, lahat ng mga views na in-express namin ay hindi po nagre-reflect ang views ng DLSU Sociedad de Historia, ang DLSU History Department, at ang De La Salle University, at ang iba pang mga affiliation namin. Kumbaga, wala akong damay dito, kami lang. Ang pag nagsasalita si Xiao Chua dito, si Xiao Chua lang correct ang nagsasalita. Oo. Pag si Van Ibierna ang nagsasalita, ang sisihin nyo si Xiao Chua. So opinions lang namin ito. So yun lang. Bakit nga ba ano? Kasi nung kumakain tayo sa may ano, sa may House of Manto, doon natin naisip na since wala na yung show ko din eh. Mm-hmm. 'Di ba? Eh, ito yung paraan natin para makausap yung mga kababayan natin. So, naisip natin yung Dulow Tard History Live. Bakit nga ba Dulow Tard? ang point naman talaga dito is, matagal na kami nagdi-discussion dito ni Xiao. Dito mismo? Oo. Inimbitahan na rin kami ng Sociedad de Historia dati sa isang event nila. Tungkol sa may martial law. Tapos doon nga nagsimula na in-emphasize namin ni Xiao na, well, dilawan siya. Ako, Duterte. Pero hindi naman nangangahulugan na magpapatayan kami. At least, hindi dito. Mamaya na. Mamaya na lang. So, ang objective talaga dito is, pag tinignan mo yung pag-aaral ng kasaysayan, na, at saka, siyempre, pag nag-aaral ka ng kasaysayan, essentially, kinoconnect mo yung past with the present. Yeah. Diba, no? So, yung mga nangyayari sa present, kasama pa rin yan eh. Kasama pa rin yan pag dinidiscuss mo yung history. So, ang pinapalabas lang talaga dito is, there's a way to look at history from the Duterte-tard point of view. Diba, no? In the same manner, meron ding history from the yellow point of view. And other points of view, actually. Hindi lang naman yan yung mga points of view. Sa kasaysayan kasi, kinikilala yung maraming pananaw. Iisa yung facts eh. Pero marami yung pananaw dun sa pangyayari. So, ulitin na namin ha. Yung facts po, hindi yan nagbabago. Diba, no? Kaya lang syempre, depende kung paano mo tinitingnan yung facts na yon, magbabago yung analysis mo of those facts. So doon dinedemonstrate natin na yung mga pinagmulan namin, yung politika na namin, 'di ba? Kasi ito parang disclaimer na rin. Hindi naman talaga ako fanatic na Yellow Tide. Eh ako rin naman hindi ako fanatic na Duterte. Ibig sabihin, hindi lahat ng ginagawa ng Yellow para sa akin ay tama. Mm-hmm. 'Di ba? Mayroon ding mali. At hindi rin naman sa akin, hindi rin naman lahat ng ginagawa ng mga Duterte
ay mali. No, meron ding tama at may tamang pinapakita sa ating lipunan at sa nangyari sa ating lipunan. Kung bakit nagkaroon ng Duterte, kung bakit nagkaroon ng yellow tide. Eh, wag na nga kayong magalit lang sa akin. Pero actually, no, nag-rape joke din naman ang Pangulong Duterte. Nilabas ko din naman sa Facebook and I criticized him for it, di ba? No? Kasi po pwede naman eh, po pwede naman ako, I just support the president because I think he's the kind of leader that this country needs, di ba? No? Pero hindi yan ibig sabihin na lahat ng ginagawa niya ay tama, di ba? No? In the same manner, si Xiao, papaliwanag niya kung bakit siya kasi, di ba, bakit ba bigla ang nagpakilala ulit akong yellow time? Eh, hindi ba hindi nga uso ngayon yung yellow? At bakit, parang siyempre, marami nang galit din sa yellow. Eh, bakit pa isiniksik mo yung... Actually, ganito yan. Hindi mo naman ako pwedeng maging Duterte dahil hindi naman ako paniniwala. Nangyari po yan kay Ernie Baron, di ba? Biglang nag... Ay ka, Ernie! Di ba, biglang nag-Duterte... eh marami ding nagalit, no? Kaya ako naman kasi kahit ano pang gawin ko sa buhay, 'di ba? Kahit ano pa yung maging takbo ng buhay ko, hindi mawawala na sumulat ako ng academic papers on Ninoy. Okay. So si Ninoy Aquino yung aking pagkayelo, kumbaga, yung itinalakay ko yung buhay niya. Kaya kahit anong mangyari at tingin sa akin ng mga tao, dilawan ako. Kaya dinala ko na rin. Pero gusto ko din ipakita na hindi lahat ng dilawan ay katulad nila. Okay. So, okay na yun. Tama na. Okay na yun. Kaya nga, dulo, Duterte, yellow, Duterte, yellow tag, history, life. Nagsama. Hindi po kami magde-debate dito. Diskusyon po ito. Bakit? Kasi pwedeng mag-national unity tayo, nag-uusap tayo kahit iba-ibay pa naman. Okay. So, bakit ba natin to ginagawa? Bakit namin to ginagawa? Well, essentially, again, I hope hindi kayo nagagalit sa akin dito sa sasabihin ko to. Pero ako talaga, very vocal din naman talaga ako nung matanggal yung show time sa ano. Siyempre, hindi na, pangit pagka kay show ito nang galing. Sa akin talaga to dapat manggaling. Very vocal ako nung tinanggal ng PTB4 yung show time. Kasi ako talaga mismo, personally, witness ako eh sa mga dami ng mga kabataan na lumalapit kay Xiao Chua at nagsasabi sa kanya na marami si mas marami silang natutunan sa pag-aaral ng kasaysayan sa panonood ng Xiao Time. So yun. So ang problem ko is, and I hope huwag kayong magagalit dito kasi ito naman ay totoo, no? Ang problem talaga namin, kaya namin ito ginawa, kasi pag tinignan mo yung gobyerno ngayon, Duterte na ako, pero I have to say this. Pag tinignan mo yung gobyerno ngayon, no, inalis talaga nila yung history content. Eh. Nawala na siya, nawala na ngayon Shout Time, di ba? Official no? Gazette. Oo, yung official gazette na dati consultant ako doon, wala na rin. Dedo na rin. Tegi na rin yung hindi naman si presidente kasi... yan eh. Hindi naman si Pangulong Duterte yan eh. Kaya nga. Wala naman tayong sinisisi dito, di ba? Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga hindi nangyari may, dito eh. May ano yan, may dahilan siguro sila, di ba? Hindi naman masabi kung isang tao o kung sino mga nagdesisyon dito. Pero tinanggal talaga nila lahat ng historical content sa government media at saka basta walang historical content. So, ang gusto lang talaga namin gawin dito ni Xiao is ganito, isa pang paliwanag, bakit kami alas 7? Bakit alas 7? Bakit alas 7? Oh, ganito yan. At bakit Miyerkules kami magsisimula? Okay, ganito yan. Paliwanag ko bakit alas 7? Kasi Miyerkules lang yung common time na magkasama kami dito sa department na lagi kami nag-uusap. Bakit? Kasi naghihintay po kaming matapos yung traffic. Dahil umulan na naman eh. Mamaya pa yan. So, mga alas 9 pa siguro kami uuwi. Kaya yung 1 hour, i-devote namin. Mamaya, makasagutin namin yung mga tanong nyo. Napag-usapan namin to ni Sao habang kumakain minsan, na nagre-reklamo nga kami na nawala nga yung historical content, diba? Sa mga official channels. Tapos naisip namin, total, nag-aaksayan na rin lang kami ng oras dito sa may departamento pagkatapos ng mga klase namin, papalipas ng traffic. Naisip namin, may
computer na, sorry, meron naman kaming cellphone. Cellphone. Ito, yan, may cellphone dyan. Ano yung cellphone? May cellphone na kami. Libre naman ng wifi. Maraming salamat, DLSU. Libre naman ng wala akong kinalaman ng DLSU sa sasabihin namin. Oh, wifi lang po wifi ang binigay ng DLSU sa amin dito. Wala sila kinalaman sa mga pinagsasabihin namin dito. Hmm. So, may wifi naman kami galing sa DLSU. Tapos si Sir, tama, hello, tama, Hernandez, na nagko-comment na siya. Hilamusan daw natin yung table ni Omel. Ginamit nating patungan. Sige po. Papi, sorry ah. Papi, sorry. So, Dr. Omel Hernandez. Oo, magaling na istorya doon yan si Dr. Omel Hernandez. Anyways, ano tawag dito? Napag-isipan namin, umpuna lang kami dito, habang nagpapalipas ako. Kasi ganito lang, in reality, ito yung desk ko dito, akin to. Yung desk na yun, nando sa kabila. May anito yan, sa akin yan. Oo. So, ano nangyayari dito, pagkagabi, nagsasagutan lang kami doon sa ano, diyan sa may kabila. Hindi nga kami nagkikitaan. Nagsasagutan lang, doon kami nagmumurahan eh. So naisip namin, ginagawa na rin lang namin yon. Andyan naman yung cellphone, andyan naman yung wifi, isasama namin kayo doon sa mga diskusyon namin. Correct. So yun ang gagawin namin dito sa The Lotard History Live. At ang gagawin natin, bawat araw, bawat Wednesday, kung hindi kami pwedeng Wednesday, lilipat namin sa ibang araw. Pero i-announce namin sa inyo kung anong oras. Pero basically, Wednesdays na ito, ang mangyayari dito ay meron kaming at least dalawang topic na na tutugunan. Ano? Una, may prepared kami. Na pwede historical yan, i-connect yung present sa nakaraan, ganyan. Pero, yung pangalawang part ay makikinig kami sa inyo. Oo. Mabasahin namin yung mga komento nyo. Magkokomento kami sa mga komento nyo kung ano yung masasabi ninyo. Tapos kung meron kayong gustong topics na pag-usapan namin at kung kaya namin. Kung kaya lang. Kasi hindi naman kami si Ernie Baron. Hindi namin alam si lahat. Si Ernie Baron kasi. Kaya niya pag-usapan lahat. Kaya nga ka-Ernie yun eh. Di ba no? Lahat. Kawawa naman si ka-Ernie. Pinapanood ko kaya si ka-Ernie. Si ka-Ernie. Si ka-Ernie. Kahit anong itanong mo doon kay Ka Ernie, pwede. Alam niya. Alam niya. Alam mo, tanongin mo siya ng mga, ano, yung, kung paano computin yung Avogadro's number, alam ni Ka Ernie ay, yun. Grabe. Ni Ka Ernie yun. Pati pinakamalaking, ano, diamond sa buong mundo. Alam ni Ka Ernie yun. Tsaka siya pa mismo yung uukit doon sa diamond. So, kami ni Shao, alam niya ang buhay to. Love you, Ka Ernie. Ne, ang gagawin namin ni Shao dito, siyempre, magsasuggest kayo ng mga topics namin kung kaya namin. Kasi hindi naman lahat alam namin. Eh. So kung kaya namin, pag-uusapan namin yan. Pero kung hindi, wala na choice kung hindi yung pagtsatsagaan nyo kung ano yung mga topics na alam namin. Ganon. So ganon ang gagawin namin. So pupunta na tayo sa ating segment? Oo. Okay. Ang segment po natin ngayon, Kuto Busters! Yan. Okay. Kuto Busters. Kasi, Lisa eh. Kuto Lisa, di ba? Oo. Ah, sige. So, man. Wala niya. Sorry ah. Binibiro ko lang namin. Mahal ka namin. Joke time. Yung pa isa. Bago kami bago pa magpatuloy ito, tatandaan nyo, puro lang kami patawa dito ni Sao. Hindi na wala kami pinipersonal dito. Walang personalan naman. Ganyan naman si Van, actually personality niya yun. Ako na may personal talaga. Joke. De, okay. So bawat pag-usapan namin, may title kami na segment. So yun po yung segment namin ngayon, Kuto Busters! Yan. Ang topic natin ngayon, mga kapatid, ay ang martial law sa Mindanao. Kamakailan, kahapon, lumabas na po ang desisyon ng Korte Suprema na nagpapayag at nagvalidate ng legality ng tinatawag na martial law basis sa Pilipinas. Na ito ay may factual basis kinakailangan dahil ngayon nga sa Marawi City ang Maute at pinaniniwalaan na ang buong Mindanao ay kailangan ng kumbaga protection no ng martial law. Ovan, anong masasabi mo dito? Teka lang, ilan ba yung bumoto? Sa pagkaalala mo. Di ba, 11-3-1 yun eh, di ba, no? 11-3-1. One abstain? Hindi, yung 11,
pabor talaga validate, sila. Validate, yeah. Babalidate nila. Yung tatlo, gusto nila for Marawi at saka doon sa mga affected areas. Hindi po, hindi buong Mindanao. Ang matigas talaga, nung talagang matindi. Sino yung number one? Sino yung sa nag-iisa to? Si Leonin. Ah, si Margaret Leonin. Si Justice Leonin. Si Justice Leonin, lumalabas yan sa Itbulaga. No? Iba pa bawat mo. Si Big Soto yan. Si Big Soto ba yan? Kamukha niya lang yun. Hindi ko talaga. So, Marvick kasi Marvick. Anyway. Pero hindi yan ang pag-uusapan namin kasi hindi naman kami mga, abogado. Hindi naman kami mga experts pagdating sa Constitution. Yes, no? Yes. Kami naman ay mga historiador. No? Mm-hmm. So ako, personally, ang gusto kong itackle dito is yung insistence ng marami na ikabit ng mga dilawan. Oo, ng mga dilawan ikabit yung martial law ngayon sa panahon ni Pangulong Duterte. Mm-hmm. Doon sa martial law ni Pangulong Marcos noong 1972. So syempre, yung sinasabi namin, alam niyo kasi sa tagal ng panahon na tinuturo nga na yung martial law noong panahon ni Pangulong Marcos ay noong ito ipinaklama noong September 23, 1972, Proclamation 1081. Meron pa mga kaakibat ng mga proklamasyon yan na sinususpende yung writ of habeas corpus o yung hindi lang writ, yung privilege of the writ of habeas corpus at yung iba pang mga, yung sabihin, hindi, pwede kang arresto yun ng walang warrant at hindi ka dinadala sa korte para kasuhan. No? Kasi alam natin na ito, kasaysayan naman po ito, may mga panahon, nung panahon ni Marcos, na nung ipinaklama ito sa buong Pilipinas, hindi lamang yung communist ang tinira, may mga oppositionist. Ibig sabihin, tsaka yung mga Muslim. May mga Muslim din. Kaya nga, lumakas din yung communist rebellion noon. Kasi, ang nangyari, hindi lamang to quell the rebellion, pero to quell the, what you call, yung dissent. So, kaya, natatakot ang mga ibang tao, no? Bakit? Kasi, baka maabuso ulit. Kasi pag sinabi mong martial law, although, ito, Van, ihimayin lang natin konti. Ang martial law ng 1986 Constitution, ito pong gamit-gamit po ni Pangulong Duterte, ito pong konstitusyon na ito na 1987 ay bunga ng historical na pangyayari ng martial law ng 1972, ng Marcos martial law. Ibig sabihin, may mga nilagay na safeguards. Okay, at ano yung safeguards na yun? Okay, yun nga. Kasi in the beginning, under the 1935 Constitution, wala. Magdideklara lang yung presidente. That's it. Diba, no? Pagkatapos, makikita naman natin ang ginawa ni Pangulong Marcos nga doon. Mm-hmm. Sinara niya yung Kongreso. Ayun. Diba? May ano pa nga eh, meron talagang picture na talagang yung photograph na... Ano, nakakandado yung Senate, tapos nandun yung mga senador. Andun si Eva Estrada Calau, si Mitra, Doy Laurel, si Mitra, andun sila, nagpa-picture sila for posterity doon sa nakakandadong Congress. So, yan makikita natin, hindi na siya ganun sa 1987 Constitution. Kasi very specific yung 1987 Constitution na hindi po pwedeng i-dissolve ng presidente. In fact, ang Kongreso ang magva-validate correct ng martial law after 48 hours pag nag-report na ang presidente. That's one. Number two, no, ang nakakatuwa dito ay 60 days lamang at kung sosobran pa, kailangan ulit ng Congress approval. So, ibig sabihin, yung martial law ngayon ay parang watered down. At meron tatlong specific na reason yan. Number one, rebellion, invasion, at when public safety is imperiled or requires it. Okay. So, anyway, yan. Basta lang para lang alam natin, ilay natin. Pero, so, anong masasabi pero hindi naman kami nagpapanggap na experts. Hindi kami nagpapanggap. Ano lang, so, karaniwan tao. So, ang gusto kong pagtuunan ng attention dyan is yung kung bakit pilit binubuhay yung memory nung 1972 dito sa 2017. Okay. Yun ang ano dyan eh. Yan yung biggest issue dyan. Kasi, not so much yung difference. Kasi alam na nila yan eh. Napanood na nila yon doon sa palabas ni Dr. Contreras. Yung busting lies. Marami pang nagpaliwanag na dyan. Pagkatapos, so hindi na namin na actually kailangan ulitin yan. I'm sure alam na ng mga nakikinig yan dito. Mm-hmm. Diba? No? Nanonood. So, ang issue talaga dito is
ang issue talaga dito is, bakit siya pilit ikinakabit doon sa 1972? Ako na magsisimula, yeah, diba, no? Magsimula. Kasi, didepend sa mga yellow tards dyan sa mandang muli. Okay. Ang thinking kasi dito, ha? This is just my analysis. Ang thinking kasi dito, nung mga kumukontra sa may martial law, is that nandun pa rin sila sa frame of thought, sa pag-iisip, na ang word na ang phrase na martial law ay parang boogeyman, na parang tipong kung gusto kang may takutin ng mga tao, martial law, parang panakot sa mga bata, panakot sa mga tao, na tipong banggitin yung pangalang martial law, manginginig sa takot yung mga tao, no? Kasi ina-assume nga nila na horrible yung experience nung mga tao nung 1972 na martial law, di ba, no? I think diyan nagkakamali yung other side. Diyan sila nagkakamali. Kasi ang iniisip nila na negative ang view ng mga tao sa may martial law. Of course, in 1986, nung EDSA, pagkatapos sobrang negative talaga. For several reasons. Number one, very fresh pa sa minds ng mga tao yung mga nangyayari. Pagkatapos, ito, ilang beses ko na to in-emphasize, no? Na ang panahon, ang pagkapangulo ni President Marcos, may dalawang portion siya, may dalawang parts yan eh. Yung unang part ng presidency ni President Marcos, including yung initial parts ng martial law, the good Marcos yan. Ibig sabihin, maganda ang naging epekto para sa bayan. Mataas yung ekonomiya, may peace and order, maganda yung peace and order situation, etc., etc. No? Pero, yung 1980s, yung last few years, last 6 to 10 years, yeah, siguro ng presidency ni President Marcos, yun talaga yung sobrang sama. So in which case, nung mag-EDSA revolution sa 1986, pasama yung overall kasi ang pinaka-proximate the events, yung mga late, yung mga 83, 84, 85, 86, masama ang lagay ng Pilipinas. That's the reason why, pagdating ng 1980s, pagtapos ng martial law, talagang negative yung tingin ng mga tao sa martial law. For example, si BBM, kay Imelda Marcos. Mrs. Marcos. Si Mrs. Marcos, kumandidato yan na president noong 1992. Ay, asama ng performance. Asama ng performance, sobrang konti talaga ang bumoto sa kanya. Kay Bongbong Marcos, 1995, kumandidatong senador. Natalo siya. Talo din siya doon. Kasi, ang explanation dyan is, yun nga, fresh pa yung emotions ng mga revolution. Tao sa may EDSA revolution. That's the reason why, ang iniisip nila is that pwedeng gamitin yung word na martial law para boogeyman. Di ba, no? Yung panakot. Kasi pang-remind sa mga tao sa mga bad experiences nila during the Marcos regime. Di ba, no? Kaso ang problema, 2017. So ano nangyari? Yung initial na takot ng mga tao doon sa may or yung initial na negative na memories ng mga tao sa martial law, unti-unti yon natatabunan, lumalabas, martial law or the Marcos regime has now become a distant memory to people, masyado nang marayo sa mga tao. Ang alam na lang ng karamihan ng mga Pilipino ngayon ay yung naranasan nila after EDSA. Kasi tandaan nyo, EDSA was in 86, no? 2017 na ngayon. That's 31 years. Bago pa. Oo. Oh. So, ang mga tao, ang alam nila
not so much the Marcos years, but itong post-Marcos years, kung saan doon sila nabubuhay. Di ba, no? Okay. Ini-insist ng kabila na ang problema dito is a failure of history. Actually, hindi. Ako, I don't believe that it's a failure of history. Kasi, ako ang tingin ko is that even though historian ako, nagtuturo ako ng history, ako ang belief ko is yung mga tao, and I hate to say this, people couldn't care less about what happened in the past. What's important to them is kung ano yung problema nila ngayon. Ngayon. Ano yung mga ano nila, di ba, no? At yung problema nila ngayon, ang problema nila ngayon, hindi na nila po pwedeng isisi kay President sa mga Marcoses. Kasi ang tagal na nawala sa pwesto ng mga Marcoses. At ito ngayon ang pinupunto nila. Dalawang Aquino ang umupo sa pwesto. 86 to 92, si Cory Aquino. 2010 to 2016, si Noynoy Aquino. So, mas malaki yung blame na ibinibigay nila sa doon mga sa dalawang Aquinos at doon sa ibang mga presidente. So, pag dinala ngayon ng mga yellow tarts sa Marcoses, ang dating sa publiko is, ang layo na, alam mo yon. You have to take some responsibility for your failures. Ako, yun ang ano ko. Yun ang, okay. Yun ang tingin ko. Sige, ang meron lang ako mga bagay. Ako actually nag-agree ako sa maraming punto. Walang mali doon sa sinabi ni Professor Vanny Biernas. Pero meron lang kailangan ding maintindihan kung bakit ganun ang ini-insist. In a way ini-insist, pero in a way para makita natin na una, totoo 'yun. Actually, tahimik after martial law, wala actually masyadong opposition. Actually, ito I have to admit this. There was a time in my life na ganun ako mag-isip. Yung noong 1972, hindi kumontra nung martial law, mga baliw yung mga yon. Sila ay nagpaka ano sa diktador. Yeah, ganyan ako mag-isip, nag-collaborate sila. Pero alam niyo po, ganito po kasi yan. Nasasabi natin yun kasi meron tayong benefit of hindsight. Ibig sabihin, nakikita na natin na noong panahon na ngayon, ito yung mga datos na una, yung NPA, hindi pala ganun kalakasan at kayang equal ng AFP. Itong sinabi mismo ni na General Manuel yan, etc., etc. Okay, yun yung isa. Pero, noong panahon na yun, they did not have that benefit. Correct. Ibig sabihin, kaya maraming nanahimik kasi inaantay nilang makuha nilang information bago nila sabihin na ay mali ang martial law. Correct. So, ngayon, anong nangyari? Fast forward to today. Nung ako na matagal na nagtuturo na kailangan huwag kalimutan ang mga masama nangyari ng martial law, at ako din mismo, matagal kong tinuro yan, nagsulat ako tungkol dyan, nung na martial law ang Mindanao, napahinto din ako. Sabi ko, kukontrahin ko ba ito? Eh, nandyan, nagkaroon ng kitang-kita mo, ang Marawi ay binobomba. Ang Marawi ay nilusob ng mga Mauti. Diba? Kukontra ba ako? Yun yung una kong naisip. So, ito yung kailangan nating maintindihan. Kaming mga yellow, I mean, at least yung mga hindi extremist at panatikong yellow time. Okay. Binibigyan namin ngayon ng benefit of the doubt yung martial law kasi nakikita natin na may need. At saka yung diba? Feedback sa okay. Tao eh. Yung feedback sa tao. Alam niyo, okay, pumunta ako sa Davao. Kakarating ko lang po kagabi. In fact, bingi pa ako. Kaya nga lakas ng boses ko kasi hindi ko naririnig yung boses ko. Bingi pa ho ako, ano? Pero doon po, pag nakita ninyo, gustong-gusto ng mga tao. Bakit? Alas 9 pa lang, wala nang bata sa kalsada. Tapos, may curfew yung mga bata. Tapos kapag matanda, okay lang magpagabi. No? Tapos, they say na they feel safer. So, taga Mindanao yun. Paano naman ako makakakontra doon? Correct. Although, hindi ibig sabihin na hindi kami kumukontra, hindi rin ibig sabihin na kailangang hindi bantayan. Correct. Yung kung may abuses. Ako, dadagdag ako dyan. Ako din mismo nung dineklara yung martial law, ang sabi ko is, okay, yan ang sa assessment ng Pangulo. Assessment ng Pangulo. Yes. Assessment ng Pangulo yan. So, sabi ko,
tayo as ordinary citizens, we don't have the kind of information that the president has, mm-hmm. diba, no? So pag na-declare ng president ng Pangulo, we need to support it. But, kailangan natin siyang bantayan kung nag-aabuso siya. Okay, may kinontra ka doon, may statement yung Pangulo na mang-rape kayo. Ano sabi mo? Nag-react nga ako doon na this is not the time to be making... I understand na the president, nung sinabi niya yon was cheering the troops. Ang gusto niya sabihin sa mga troops, kasi itong mga... Iintindihin din naman natin, yung mga sundalo, pupunta yan sa isang sitwasyon na maaaring silang mamatay, di ba, no? Actually, marami na nga sa kanila ang namatay, di ba, no? So, pwede silang mamatay dyan, eh. So, bago mo dalhin yung mga sundalo sa ganong klase ng sitwasyon, as Commander-in-Chief, ang ginawa ng Pangulo is sabihan sila, look, I have your backs. You have my support 100%. Yun lang ang problema, Mr. President. Ang sama ng example mo. Ang sama ng example. I mean, that was the message. I got it. Xiao Chua got that message. Pero yung rape was a bad example. It was really a bad example. So, kini-criticize ang Pangulo dyan. Di ba, no? Pero, 40 plus days after martial law was declared, nanonood ang media, may social media na feedback galing sa mga tao na nandun sa ground. So far, wala namang naririnig na... May konti lang. May ilang mga inaresto daw na line up sila. But pero ito, bago magtuloy si Xiao, ito ang kailangan namin i-emphasize para sa mga nakikinig. Mm-hmm. No? Ang history, pag di-discuss ng history, ito na ito tinuro sa akin ito more than 20 years ago ng Batahalang Zeus Salazar. Sir, kamusta? Hi, sir. Nanonood siya. Ako, hindi ako magiging ganitong historiador kung hindi dahil kay Dr. Salazar. Sir, marami sa ako din. So, ganito ang turo ni Dr. Salazar sa amin. Sabi niya, ang kasaysayan ay problema ng paglalahat. Problema ng generalizations. Kasi, pag mag-make ka ng statement parati, kailangan parating big, bold statements. Kasi siyempre, pag nag-make ka ng big, bold statements, parating merong exception to the rule. Okay, halimbawa, pag sinasabi mong yung mga Dilawan ay mga nakaanay sa lipunan, hindi kasama si Xiao Chua. Nagsasaktan ba ako? Noong una, oo. Pero lagi nga sinasabi ni Professor Van, generalization statements ito. Ibig sabihin, hindi dapat kung hindi ka ganun, huwag kang tamaan. Yun lang naman. So sa martial law, ang sinasabi mo, no? Pagka sinabi mong peace, wala pang naririnig, ibig sabihin hindi maraming insidente, hindi widespread at hindi serious. Hindi serious, hindi widespread kasi parati mong titingnan, ganun. Na titingnan mo pag magdi-describe ka ng isang bagay, hindi mo talaga siya accurately madi-describe. So ang description lang na magagawa mo ay yung pinaka-accurate na general statement. Hindi lang 'yon. Yung panahon kasi natin ngayon, ang kagandahan kasi, ito, again, I always say, I am not supporting martial law, I'm just giving it a benefit of the doubt. Correct. And but also, makikita mo, may kaibahang malaki. Kasi nung panahon ni Marcos, he shut down the media. Uh-huh. At kaya, mayroong semblance of peace. Actually, I really don't know that. No? Alam natin, may mga nalansag na private armies. Alam natin na nagbalik yung parang, yung magagalang naman daw yung ibang mga, kapag pedestrian ka, no? Magalang naman yung mga sundalo. Pero walang media . Walang magre-report kung mayroong halimbawa, at maraming beses ito, na hindi naman rebelde, pero aktivista, no, na nag-rally, na nahuli, na tinocho. Okay, pero ngayon, hindi na ganun kasi, una, nag-ooperate lahat ng media outlets, meron pang social media, although may mga tinatawag yung iba na fake news, madali na mag-verify kung totoo. Ang fake news. Satire wins. Okay.
saka natin pag-usapan yan. Pero makikita nyo na may kaibahan sapagkat pwede nating malaman, ma-verify kung totoo o hindi. Again, nakakatulong lahat ito dun sa pagbabantayin nating lahat. Actually, Duterte-tard ka man, yellow-tard ka man, hindi ka dapat mag-a-agree na abusuhin yung kapangyarihan. Ibig sabihin, huwag mag-a-aresto ng hindi naman kasali sa rebellion, huwag mag-a-aresto ng oposisyon na nagsalita lang laban kay Duterte o sa kahit na sino doon sa local politics, baka kasi gamitin din ng local politicians yan, eh huwag a-arestuhin kung wala namang kinalaman doon sa rebellion ng mauti. Actually, ako, a huge part of why I support the president is because napaka-upfront ng Pangulo sa bansa. No? Napaka-upfront niya, ibig sabihin, napaka-ano niya yung kung sino siya, di ba? Makikita mo talaga sa kanya. Di ba, no? So, nagbibigay siya ng impression, siyempre hindi ko ma-confirm kasi hindi naman ako inner circle ng president, no? I'm just talking about impressions. Nagbibigay siya ng impression na hindi kanya niloloko. Di ba, no? In which case, kapag ganun yung impression na binibigay ng president, plus, iko-confirm ng mga tao on the ground, di ba, no? And I'm not just talking about media, kasi ang media, alam nyo, kung sumusunod nga kayo sa mga Facebook post ko, parati kong tinitira yung media kasi ang hilig nilang magnegosyo. Little things, yun ang hina-highlight. Yung, hindi, parang ano silang, ano? Para silang telenovela pagka nagkukwento ng balita. Yung human interest ang tinitingnan. Oo, hindi yung news itself na kami as historians, ewan ko si Sal kasi cultural historian nito. Ako kasi, as a political and economic historian, ang mas interesado ako sa events. Hindi ako masyadong importante. Although mahalaga ito, yes. Pero big picture ako, I'm a big picture kind of bagay. Siguro na-realize ko na to, di ba? I always want to look big picture. So ayoko yung magpo-focus ka sa isang batang umiiyak kasi ang dating sa akin noon, pag naka-focus ka dun sa batang mag-isa na yun na umiiyak, gusto mong palabasin yung bata na yun is reflection it's of the entire the whole thing. Di ba, no? Ang ginagawa ng media, naka-focus sila sa batang umiiyak kasi gusto nila maiyak din yung mga tao nanonood sa kanila at manood continuously. In short, telenovela na ang approach nila. So, that's the reason why ako talaga, gustong-gusto ko yung social media kasi meron kang alternative sources of information. Of course, ang problema mo lang sa social media is hindi mo alam kung totoo ba yung lumalabas sa social media or not. But, of course, may method naman to verify yung nga, kaya kami tayo nandito kasi yung isa sa pwede nating gawin ay ipaalala na may metodo kung paano pwedeng makita yung katotohanan. Kasi yun ang gusto nating lahat. Although, next time, mapag-uusapan natin kasi sinasabi ni Professor Manny Biernas, yung fake news, mayroon pwedeng i-reflect na katotohanan ito. Pero saka natin pwedeng next week yan. So, balik tayo doon sa martial law. So, nakikita mo na yung media, kasi ito rin yung problema . Yung consumers ng media, inaakala ng media na ito yung gusto nilang mapanood, yung mga human interest. Kaya nga nawawala tayo doon sa... Kasi isa, alam nyo, meron akong kakilala. Actually, dati, kinaiinisan ko siya dahil ayaw niya doon sa naging stand ng council namin doon sa Torre de Manila issue. Pero si Oscar Franklin Tan, halimbawa, meron siya pinopoint out na hindi masyadong dinidiscuss kahit nung Yellow Tides, kahit nung mainstream media. At ano ito? In essence kasi, sabi nga, abogado to na nasa ibang bansa, pero practicing lawyer. Sabi ni Oscar, ang martial law na nakadeclare ngayon sa Mindanao, alam mo, pumunta ako doon. Okay. Sabi nila, nafe-feel nila safe sila. May curfew. Pero sa totoo lang, hanggang doon lang. Hindi siya parang, hindi katulad noong 1972 Marcos martial law na parang na maraming nagbago. Correct. No? Pag pumunta ka sa Davao, masaya. Masaya. Ang daming pwedeng puntahan, ang daming pwedeng, in part yun ng martial law. Yun nga yung una kong experience ng martial law.
parang walang martial law. And Oscar is saying this, na sa totoo lang, dapat in essence kasi, kung martial law totoo ang dineclare, ay dapat pinalitan lahat ng civilian authorities. Correct. And they will come under military leadership. Correct. Correct. Yun yung totoong martial law. Kaya actually, sa totoo lang, meron siyang sinasabi na yung dineclare ni Duterte na martial law is not actually martial law. Ang objective niya lang talaga is, number one, magamit yung full force of the AFP and the police. That's one. And number two, gusto niya lang talaga mag-warrantless arrest. Gusto niyang, gusto niya magkaroon ng kapangyarihan na arestuhin kung sino yung sa tingin nila ay dapat arestuhin. Tapos gusto rin nila makapasok sa mga bahay o kung ano pang mga mga buildings without the benefit of a search warrant. So I think yan yung mga gusto nila. Wala talaga silang intention so far. Ha? So far, kasi hindi pa naman natin talaga alam kung ano mangyayari in the future. Lalo talaga silang intention na palitan yung mga government officials na nakaupo. Okay. Di ba? May isa pa akong punto na historical din. Noong Marcos Martial Law, 1972, kahit na may mga propaganda, no? Propaganda naman yung general term, so it's not necessarily negative, no? May propaganda yung government doon na sinasabi niya, compassionate society, smiling martial law, no? Pero may imahe, may naging imahe ba, di ba? Yung mga sundalo na nakakatakot sila. Pero ito ang tingnan niyo po ngayon. Ito, yellow tide ako, pero kailangan, I have to look at it objectively. Generally, fairly the lang, reports. Fairly. Wala palang objectivity. Oo, kasi, fairly, tayo may pinagmumulan. But fairly. Generally, look at this one. Generally, and fairly, the troops now are being supported even in social media, even correct. By the yellow crowd. Correct. Na you're doing a good job, you're doing a service to the country, and in a way, this reflects that in a way, we can debate eh, kung kailangan talaga itong martial law. Kasi may isang side na nagsasabi sa akin na, do we really need martial law if the military is capable? If the military will follow and we believe in our military, we definitely believe in our military that they want to accomplish this mission to end the Maute rebellion in Marawi. But sabi nga natin, wag na yung lang yung isipin natin na ganun eh. Tingnan natin na ito, gumagawa yung mga sundalo, nagbubuwis po ng buhay. Dami na ho nagbuwis ng buhay talaga. Wag ho nating isisi sa presidente yung mga namatay. Diba? Kasi meron akong nakita. Hi, Raisa. Hindi, kaibigan natin siya. No? Pero, you know, I agree with a lot of what Raisa is saying. I also have to digress with some, but, you know, we respect each other. Pero yun nga, parang huwag naman natin isisi sa presidente yung nangyari na yun. Kasi hindi naman gusto ni presidente. Pwede mong i-argue na may intelligence siya before that. But kahit na sinabi pa niya nung December na, sige, ano, you know, bravado of the president. Lusubin niyo yung Marawi. This is something that he did not want and he did not really intend to have, no? And I think ganito yan, ano? Ito kasi yung problem natin sa opposition, mga fellow Dilawan. Ang ating problem ay masyadong lahat na lang ng bagay, kahit maliliit na bagay, tinitira natin si Presidente Digong. Sana meron tayong big issue na kung gusto niyong tirahin siya, mag-focus tayo. Hindi yung maliliit na bagay na hindi niya pag-attend sa Independence Day. Yung health issue, mahalagang malaman natin yan, di ba? Kahit ikaw. No? Pero yung mga maliliit na bagay, ang dami eh, nagiging out of focus tayo, di ba? So, tingnan natin. So, sa martial law, I believe na you have to give him the benefit of the doubt. You have to let the troops finish its ano, siguro, no? And continue supporting the people in Marawi. Kasi sabi nila, tumitigil na daw yung ibang mga donations. So sana po patuloy po tayong mag-donate sa mga tao sa Marawi. Okay. Ang plano namin ni Shao kasi, One hour lang. So, hindi kayo masyadong mabore, no? Mm-hmm. Okay, so malapit na maubos yung 1 hour namin. So, medyo mag-recap na kami. Essentially, ang gusto namin sabihin dito, no? Ang gusto namin sabihin dito is, kasama sa trabaho ng pag-aaral ng kasaysayan, yung, in this case, comparing two different events, di ba, no? Martial law today, Duterte's at martial law in Mindanao. Ni Duterte's martial law in Mindanao today, at saka yung martial law ni Pangulong Marcos 1972. Essentially, kailangan
para mo yan ma-compare, kailangan i-breakdown mo sila to their yung different aspects. Tsaka yung pinaka essential, no? Yung foundations talaga. At yun ang ginawa ni Professor Xiao Chua. Pinapakita niya, okay, look. Iba ang sitwasyon ngayon, iba yung sitwasyon noon. Tignan mo sa media, 'di ba, no? May yung media, may media presence today, noon walang media presence. Media lang nila. Ngayon, generally supportive yung mga tao sa actions ng military, wala silang nirereklamo, etc., etc., no? To a certain extent, medyo ganun din nung umpisa, no? Nung martial law, pero no Marcos, pero bandang huli, dumarami na yung mga reklamo ng mga tao tungkol sa abuses ng military, di ba, no? So bandang huli, medyo dumarami na yan, di ba, no? Dumarami na yung mga reklamo noon ng military corruption, etc., etc. So in any case, ang ihimay-himayin natin yung difference. Kasi yan ang importante pag nag-aaral ka ng kasaysayan, eh. No? Pag nag-aaral ka ng kasaysayan, pwede kang mag-compare ng two different events. Mm-hmm. Pero kailangan malinaw sa'yo, ano ba yung mga kino-compare mo? At you're comparing apples and apples, hindi apples and oranges. So yun yung titingnan nyo, no? Yung political aspects at saka yung mga legal aspects, tignan nyo rin. Although, hindi namin masyadong i-madiscuss yan kasi hindi naman kami mga legal experts dito. Pero titingnan nyo rin, iba din ang usaping legal ngayong 2017, iba sa usaping legal noon. Kasi iba yung konstitusyon. So ganun. Pagkatapos ako, ang paulit-ulit ko lang nga nasasabihin dyan is, ako as a historian, I always look big picture. Mm-hmm. Tinitingnan ko yung big picture. Hindi ako masyadong nagpo-focus. Kaya nga maganda ang contrast namin ni Professor Chua, eh. Kasi si Xiao is a details. So, masyadong detalyadong historiador to si Professor Chua. Pero ako, bilang isang historiador, tinitingnan ko yung big picture, eh. Di ba? So, in certain ways, maganda yung ginagawa ni Professor Chua kasi sa kanya manggagaling yung mga detailed na yung pambubusisi nito, detail, doon malalaman kung accurate yung pag-generalize ko, yung big picture ko. But at the same time, hindi tayo po pwedeng tumigil sa kasi trivia yan, eh. Oo, magiging trivia kapag masyado ka lang, eto, ganito, 3 piso lang dati yung ganito, ngayon, ganito na. Alam mo, walang analysis yun, eh. Kailangan, yung mga detalya na yan, tahi-tahiin natin, mag-general statement. Di ba, no? At yun nga, sinasabi namin, pag nag-general statement ka, kailangan, especially kung magko-compare ka, kasi ang ginawa natin ngayon ay comparison, di ba, no? O compare and contrast. So, ang gagawin mo doon, kailangan apples and apples ang i-compare mo. Hindi po pwedeng apples and oranges. No? Meron ka ba? Okay. Ako, dalawa punto lang, no? Una, that said, yung martial law advocacy ko, hindi ko pa rin binibitawan yan. And in fact, yun nga yung sinasabi ko, kailangan lang, ganito yan, eh. Yung mga masasamang nangyari ng martial law, alalahanin natin para matuto tayo ngayon. Ibig sabihin, kaya din tayo maingat ngayon, no? Kaya din tayo maingat ngayon kasi meron na tayong leksyon noon. May pinagdaanan tayo noon. Pero hindi mo rin pwedeng sabihin na lahat ng ginawa ni Marcos ay pangit. At hindi naman lahat ng ginawa niya ay tama. Oo, exactly. So that's the one, no? Yung second point ko ay ganito, no? 40 years had passed since martial law. 40 plus years had passed since Marcos's martial law. Ito po yung ano ko, eh, ito po yung kagandahan ngayon. Kahit sa, alam nyo, sa, hindi naman totoong natalo ang history, eh. Yun, doon ka nagsimula, eh, that this is a failure of history. In fact, kung po, titingnan mo yung mga nag-rally noong November laban sa Marcos burial, mga kabataan, ibig sabihin, na-relay naman yung information, yung perspective. Pero ito kasi, tandaan po ninyo na kayong mga nakaranas ng martial law, no? Ako, alam nyo, ang suporta ko todo sa inyo, sa advocacy nyo na justice for the victims of martial law. Pero kailangan nating maintindihan na yung mga kabataan ngayon na hindi nakaranas ng martial law, hindi na po sila sing emotional. Bakit ganun makareact yung idolo nating singer
sa mga taong naniniwala kay Marcos na, di ba, look at me, look at me. Di ba? Kasi naranasan niya. Meron siyang karanasan nung panahon na yon. No? Kaya ganun siya. Pero kailangan din nating maintindihan na ngayon, mas maganda in a way kasi pwede na natin tignan yung things objectively. Fairly, oo, fairly. Okay, fairly, fairly. Fairly, okay. In a way na, kasi ang problema, pagka emotional po tayong tumingin sa kasaysayan, marami po tayong daladalang bagahe. Hindi natin nakikita yung dalawang side kasi tandaan natin, although we historians, we have different persuasions. Iba-iba kami ng pinagmulan. Doon lang gagaling yung aming bias. Bias or yung ano tawag doon, yung may tawag doon eh. Yung persuasion. Bagamat iba-iba kami ng pinagmulan, kailangan himayin yung dalawang panig bago magdesisyon kung ito ay tama o mali. Magdidesisyon kami. Pero kailangan ipakita na yung dalawang panig. Yun. Okay. Mangingipo ko ng pasensya. Kasi okay. Unang araw namin ito eh. No? Mukhang ginaganahan kami masyadong magsalita dito. Dapat binabasa natin kung ano yung mga komento. Sinusulat nila, yung mga komento nila. Ang problema sa FB Live ng ating cellphone ay lumulubog na yung mga comments, hindi na nakikita yung mga mas nauna. So, ikaw ang tumingin ng mga mas nauna. Si Marvin Paul Salvador, salamat po sa panonood. Hello, si Carolino, 1,300 viewers po tayo ngayon. Marami pong salamat sa inyo. Kagagawan po yan ni Thinking Pinoy. Salamat ha, RJ Nieto. I don't always agree with you, but you know, Bunny Biernas. Talagang salamat sa suporta mo sa kanya. Ako, in fairness, salamat RJ, sa suporta mo, RJ, sa kanya. RJ, hindi pa naman tayo nag-meet, di ba? No? Tapos, alam ko naman eh, nakapag-chat na rin naman na tayo, di ba? No? Alam ko naman na nasa matino kang pag-iisip eh. Hindi ka naman umaasa na all the time mag-a-agree ako sa'yo eh, RJ. But we are friends, di ba, no? Yeah. Pero huwag mong aasahan, di ba, no? At huwag aasahan ng mga followers mo din na all the time mag-a-agree tayo. I'm sure ikaw, hindi ka rin all the time nag-a-agree sa akin eh, di ba, no? At yun nga ang importante eh. Let's just keep yung disagreements. Kami ni Xiao, hindi kami parating nag-a-agree nito eh. Pag nakita nyo kami nitong magdiskusyon na minsan. Naiinis talaga ako sa kanya kasi sarcastic niya. Pero professional yung disagreement. Yeah. Professional yung disagreement. Pero maraming salamat, RJ. Ha? Alam mo, ikaw ang nag-drive ng traffic dito sa amin niya yung gabi na ito. At sorry talaga sa mga dilawan na dati gusto nilang maging sobrang dilawan ako, pero hindi kasi ganun talaga. No? Kailangan tingnan ng lahat ng bagay. No? So anyway, JP Mortel Fahura, no, sabi nila malaman daw, ang dami nagsasabi balanse daw yung ating opinion. Eh, hindi no? Kami fanatiko, sir. Tapos sabi, ito si Mel Mistula, salamat kasi may mga nagpapadala kay Van na galit sa akin at lampasuhin daw niya ako. Ito naman si Mel Mistula, in fairness, si Professor Xiao Chua, isa sa nire-respeto kong dilawan, nag-iisip. Thank you. Okay. So, ayan, no? Alam nyo, bakit ba, di ba? Anyway, salamat, no? Jing Dalagan, hello? Ang dami po, Jing. No? Pidel Ubinya. Hindi namin mababasa lahat yung pangalan yun kasi Next time, babasahin namin kayo. Kilala ko yung mga names na yan kasi yun ang parati nagko-comment sa Facebook ko, eh. Hello po kayo. Pero ganito. Next time, kasi first time to medyo naninibago pa kami ni Xiao. Mm. Sa mga susunod na ito, babawas-bawasan na namin. Minsan, mayroon tayong show, nababasa lang tayo ng comments. Kasi minsan nagaganahan kami, ginaganahan kami masyado magsalita. Dapat so, 30 minutos lang. Kukontrolin na namin. Pasensya na po. Kukontrolin namin yung sarili namin na hindi na namin masyado magsasalita. Babasahin namin yung mga ilan sa mga komento nyo. No? Tsaka kung meron kayong mga tanong o comments, yun, sasagutin na. Dudes, salamat dudes. Miss na kita, dudes. Tapos yun. Total patapos na kami. Nananawagan din kami sa mga estudyante, lalo na. Sa mga estudyante, o hindi lang estudyante ng De La Salle University, no? Kung hindi, kahit sinong mga estudyante, medyo marami-rami itong nanonood sa amin. Nakaka 1,000 plus kami. Imagine, ano? Ganito. Kung meron kayong mga events,
Meron kayo, basta, pasensya na po, hindi kami mag-a-announce dito ng mga party-party, ha, na meron kayong drinking party sa kung saan-saan. Basta meron kayong academic events, lectures, conferences, training, mga ganon. Symposium para symposium sa estudyante. Symposium para sa estudyante. I-message nyo po kaming dalawa ni Professor Chua, tapos babasahin namin dito. Oh. O para maano, para ma-announce doon sa may yeah. kung doon sa tatlong nanonood sa amin ngayon. Kasi meron po kaming Dulotard Public Service. Yon. Yon. So, yung public service niya po. Oh, meron po conference sa Philippine Historical Association August. Sa Agosto International Conference. Probably the most cheap cheapest international conference you can ever have, no? Punta lang kayo sa Philippine Historical Association Facebook. The Malay World po ang topic natin. Manila Hotel ang first day, second day ang De La Salle University. So sana po puntahan po natin yung page na yan. Ikaw ba? May sinare na naman namin yun eh. Sinare na naman namin yun sa mga pages namin ni, ano, ni Shao. Pero in the continuing days, isi-share namin yan. Tapos yun nga, pag meron kayong events, basta academic events po ah. Academic events, i-ano nyo sa amin. September pala, September yung PHA. Sorry. I-ano namin, i-announce din namin dito. Once a week lang ito, kaya ipunin na natin yung mga announcement. Pwede na, hi daw to Maui, sabi ni Tara. Hi Maui, nanonood si Maui. Oh. Tapos, sabi ni Ferdinand Victoria, batiin mo si Kati San Gabriel! Kati San Gabriel! Anyo nga siya yun! Si Kati San Gabriel, sige, ano masasabi mo kay Kati? Napakagaling na broadcaster niya ni ano ni... May kalanasan ka ba kasama siya? Oo, marami. Ako lagi eh. Oo, kasi ano tawag na ito? Ako ganito. No? Alam ni Shao ito eh. Alam ito ni Shao. No? Maraming ako natatanggap na imbitasyon. Hindi dahil ako si Bunny Biernas. Kung hindi, lahat ng mga hindi na kayang tanggapin ni Shao Chua, binapasa niya sa akin. Bugaw ito eh. Bugaw eh. So binapasa niya sa kasi akin. Kasi ano nga, prostitute ako eh. Prostitute ako sa lahat ng stasyon. Binapasa niya sa akin. No? Pero alam to ni Shao at alam to ng mga media, mas madalas kesa sa ano tinatanggihan ko yan. Pero noon dati, nung may show si Kathy San Gabriel at saka si Kirby Cristobal doon sa sa Channel 4, no? Nung hindi pa nagkaroon ng sibahan. PTV4, ano nangyayari sa inyo? Anyway. In fairness to PTV4 nung panahon ni Noy Noy, kahit opposition, pwede magsalita ng napakatagal. Sayang. Parati akong pumupunta doon. Pag sila nag-iimbita sa akin, umuoo talaga ako. Alam niyo kung bakit gusto ko yon? Kasi yung PTV4, hindi nila pinuputol yung sinasabi ko. Buong-buo nila pinapakita. Pagkatapos, magaling magtanong, magaling si Gabriel. Magaling mag-ano yan, magaling si Kirby. Mag-synthesize, magaling mag-analyze. Hindi tatanga-tanga yung dalawang yan. Tsaka siyempre, sobrang ganda. Tsaka sobrang ganda sa Gabriel eh. Ay, Kati, sobrang ganda mo, Kati. Hindi, kahit matanda ng konti si Ma'am Kati sa akin, minsan... Wag mo na sabihin yung mga matanda! Hindi tama yan! Pala, hindi pa na, sorry! Batang-bata yan si Kati. Batang-bata si Ma'am Kati. Minsan, mapapatingin ka na lang. Maganda talaga si Ma'am Kati. Kahit kasama mo siya sa cover mention. Hindi, pero napakabuting tao po. So, Kati San Gabriel, huwag ka mag-alala. Maraming pagkakataon, malaki, no? Para sa'yo. Kasi subok na matibay, subok na matatag. Masyado siyang magaling na broadcaster, journalist, kunin TV nyo, personality. Kunin nyo. Kasi San Gabriel is an asset. You can never go wrong. Ayan, magbasa pa tayo ng konti, no? Bakit daw? Oy, nanonood si Kathy San Gabriel! Kathy, sobrang ganda mo. Terrible. Grabe. May nagwa-watch from the Netherlands, Gretchen Ochimar. Hello. Magdu-Dubai daw si Marvin Paul Salvador. Thank you, nakita daw niyang live natin. Speaking of Dubai, ayaw niya pabanggit yung pangalan niya. Pero meron talagang sobrang bait na OFW sa Dubai. Ay, ginawa tayo ng poster. Ginawa kami ng poster. Thank you, na sobrang ayaw magpabanggit talaga. Ayaw magpabanggit ng pangalan niya. Ang totoong pangalan niya ay...
Maraming maraming salamat. Si Joseph Daniel Jaime Di Makali, sabi niya, Xiao Van Dao is hashtag Sian. Ano Sian? Ang problema ko, kasi Sian, ay, wag natin magitin, wag natin magitin. Gawin daw once a week. Okay, actually, we're trying. Once a week. Minimum, once a week ito. Ang dami po taga Dubai na nanonood, Leo Santos, no? KK Sir, ng PHA, salamat po, no? Kailan daw tayo ulit mag-live? Sabi ng taga Malaysia, Raquel Sagun. Kodi, ang dami natin. Next week. Buong mundo na po ito, mga kaibigan. No? Mark De La Cruz, gawing weekly daw. Weekly. Gutom kami sa balancing hutahang political. Aurora S. Hamilarin Dolalas. Oh. Yan. Okay lang. Sarap naman po makinig. God bless po kayo daw matagal, sabi ni MJ. Oh, salamat sa inyong dalawa, sir. At least meron kami guidelines sa pagpanig ng mahalagang issue sa bansa natin. Watching live from Europa, Mendoza, Mickey, Kerubin. At marami pang iba. Sabi daw, dapat daw may bote tayo, sabi ni Michael Saludaga. Bawal po bawal sa nasal. Bawal po. Oh, ito na lang yung bote. Hindi na kami umiinom ni Sao eh. Actually. Hindi naman siya dumiinom. Oh, Rende La Cruz. Ang malakas uminom yung mga taga-sosyedad dito. Ayan yung nasa paligid, nasa likod ng kanina. Joke. Ganito. Oh. Kung merong mga Lasalliano na nakikinig po dito sa amin, sali kayo sa Sociedad de Historia. Hindi naman kasi kailangan maging history major para maging member ng Sociedad de Historia. No? Ang problema kasi Shao, may masamang image ang history sa mga tao. Eh, boring eh. Na boring, na nagme-memorize. Hindi po. Actually, hindi naman kayo nag-enjoy ngayong araw na ito. So, alam natin boring nga yung kasaysayan. Pero yun. Oh, so, ano tawag nito? Marami kaming mga cute na segments dito ni Shao. Actually, marami kami pinaghandaan. Hindi lang namin masabi ngayon. Pero in the next few weeks, iisa-isahin namin itong mga segments namin na to. At I'm sure matutuwa kayo sa title ng aming segments. Jeffrey ko, pabati po Sir Van. Ako yung estudyante mong masipag. Jeffrey ko. Hello, Jeffrey. Kare Carado. Salamat daw sa pag-promote. Kare, miyembro ka ng sosyedad, di ba? Correct. Sabi daw, thank you. Yeah, Shao Van Tambalan. Jubail, Kingdom of Saudi Arabia. Ian Alfonso ng Project Saysay, gusto daw niya maging host ng ating show. Sige, pag-usapan natin 'yan. Hindi, ganito Ian. Ganito Ian. Ayusin natin kasi kami ni Shao kailangan nandito kami kasi pagkatapos ng klase ito eh, no? Dapat nandito ka din. Oo. Kung ano ka, kung nasa paligid ka Ian, sama ka sa amin. Tapos si ano? Ayun, Janelyn Joy Carpio. Yun. Opo. At saka, actually, ang dami pa. Si, kaya meron pa eh. Meron ako kailangan, no? Kakabahan na daw mga bias na media, sabi ni Marvin Paul Salvador. Oh. Talagang ano siya, okay, no? Yun. Tama na, alas 8 na. Teka lang. Ano tawag wait lang. Wait lang, sadali na to. DDS Brisbane, Australia. Florante Cadavero, shout out daw. Salamat pong marami sa inyong pagpanonood sa amin. Actually, hindi ko, overwhelmed ako sa dami ng nanood. Overwhelmed din ako na hindi ko inasahan na ganun magiging ka-spirited yung discussion namin ni Sir Van. Actually, kanina lang natin inisip na mag-martial law yung topic natin. So, thank you po sa appreciation nyo sa akin kahit dilawan ako. Thank you po sa appreciation nyo kay Van kahit Duterte siya. Oh. Pero, eto na. Sige, muli. Ako po si Shao Chua, ang paborito nyong yellow tide historian. Na nagsasabing, ano? Eh, gusto ko si Shao Chua. Walang hiya ka. Ikaw na ba yung biyernas? Ang kasaysayan. Ang kasaysayan po ay hindi basta-basta. Meron itong metodo, magtanong, mag-analisa, magkumpara. Yun. At sabi ni Dr. Zeus Salazar, ang kasaysayan ay isang salaysay na may saysay. Pero ang gusto namin sabihin ni Shao Chua, lagyan ng saya ang saysay. Bye-bye! Bye-bye!